Na-in-love ka na ba? Ayun, uy! Yung tipong head over heels! Kung oo, hanggang saan ang nakaya mong gawin sa ngalan ng pag-ibig? Ang magkasintahan na aming nakilala na taga Marikina, sa labis na pagmamahal kahit mali, kinukonsinti. Kaya ang ending sabay silang nakulong dahil sa droga. Pero love is powerful. Sabay silang bumangon at nagbagong buhay. Ibang klase talaga ang kwento ni Keith at Ella. Sila ang patunay na partners in crime, partners for life. Taon kung kailan huminto ang mundo tila ng dalawang menor de edad, si Ella Lazaro at Keith Fernandez, magkasintahan na nagmamahalan, pero sa maling paraan ng pagsuporta sa bisyo. Doon sila nakalaboso. Huli sa akto ang dalawa nang mabaybast sila sa kasong paggamit at pagbebenta ng marijuana, kinabukasang sinayang ng mga pariwarang kabataan. Sa langong kwento ng pag-ibig na ito, may happy ending pa bang naghihintay sa dalawang pusong ang pinapangarap lang naman ay magsama? Iba na yung kutob ko, sabi ko may masama na mangyayari sa amin. Nasyak ako nun. Parang wala akong ibang naisip, tulala. Bakit ka nagkaganito? Hindi ka naman namin pinalaking masama. Bakit ganito na? Sobrang lala na. Kasi kita ko sila ni Kit nun eh. Talagang papasok na sila eh. Yung that day na na-bybus operation na, nasa muwa ako nyo, dala-dala ko yung kotse. Gumano na lang ako sa manubela ko, tapos sabay iyak. Si Ella, lumaking kapos sa pera. Taxi driver ang kanyang tatay na si Jeffrey. Ang nanay naman niyang si Lourdes, simpleng may bahay lang. Kulang yung ano namin, yung pang-araw-araw namin. Nung bata pa po ako, napuputulan talaga kami ng kuryente. Tapos minsan tubig. Nung maliliit pa sila, talagang hirap kami. Time na pinag-aaral ko na sila, ako talagang ano, struggle. Wala akong income. Minsan, 3 days akong bumibiyahe sa airport para lang may survive ko yan, yung mga batang yan. Kulang man sa pinansyal, pinuno naman daw ng pagmamahal at pangaral ng mag-asawang Jeffrey at Lourdes ang kanilang pang-apat na anak na si Ella. Si Carmela, maliit pa yan, ding alis kami, lalo sa akin, mahabol yan. At unang-una, malambing yan. Mama ng mama yan. Hindi ako nagkulang sa kanila. Lagi kong sinasabi sa kanila, magpakabait kayo, tapusin niyo pag-aaral niyo, yun lang. Ang gamit niya, binibigay, branded, mula ulo hanggang paa, mag-aral ka lang. Pero ang batang malambing na si Ella, nagbago pagtungtong ng high school. Ay babae, anong oras na? Ating gabi ka na, may meron bang estudyante ganyan? Natutong magbulakbol, na humaling sa maling barkada, napabayaan na pati ang pag-aaral. Siya kasi lumala. May ginawa yan na walang nakakaalam, kami lang. Kabuanan ko na nun sa panganay ko, lakanan tiyan ko. So tumawag yung papa namin, anak wala pa si Ella. Hinahanap ko yan, nakasakay ako sa mobil ng sasakyan, kahit nahihirapan na ako. Kaso tinaguan niya talaga ako. Hindi talaga siya nagpakita, ganun siya kapasaway. Kabaligtaran naman kay Ella. Malungkot na buhay ang mayroon noon si Keith. Itong taon pa lang nang iniwan siya ng kanyang mga magulang sa kanyang lolo at lola sa Makati. Sa murang edad ay hindi pa noon matanggap ng kanyang isipan ang pait ng walang magulang na kumakalinga. Ako po kasi lumaki kasi ako ng broken family. Prep pa ko noon. Nakikita ko sila noon nag-aaway sila kasi binubugbog niya yung mami ko. Kaya hindi malinaw sa batang si Keith kung ano daw ang konsepto ng tama at mali. Hindi ko naramdaman yung
gabay ng magulang. Kasi yung lola at lolo ko, mahal na mahal kami nun eh. Kumbaga, wala kami limitation magkapatid. Bukod sa kanyang lolo at lola, ang tanging nakakaintindi kay Keith ay ang kanyang nakababatang kapatid na si Nadine. Parang kulang kami sa aruga ng isang magulang. 13 anyos lang siya nang matutong magmariwana. Ito raw ang ginamit niyang paraan para makalimot sa realidad na malungkot ang kanyang buhay. Pero nagbago ang takbo ng buhay ni Keith nang makilala si Ella. Ang lungkot napalitan ng saya. Binuo ni Ella ang kakulangan ng binata. Natagpuan ng dalawa ang hinahanap nila. 14 lang si Ella nang sagutin niya si Keith. Magkasundo sila sa lahat ng bagay. Perfect combination, ride or die partners, kumbaga ang tawag nila sa isa't isa. 15 years old ako noon, nung makita ko siya, na love at first sight ako sa kanya. Sa enrollment po yun. Tapos napapansin ko po siya, sabi ko titig ng titig. Yun nga lang, kasabay ng pagiging lango nila sa pag-ibig, nalulung din sa masamang bisyo ang dalawa. At ito ay impluensya daw ni Kit kay Ella. Sobrang pagsisisi ko. Matapang na inamin ng magkasintahan sa Rated Corina na sabay silang gumagamit noon ng ilegal na marijuana. Kahit mga teenagers pa lang sila, wala silang takot sa isip nila basta't magkasama silang dalawa, walang magiging problema. Sa hirap at ginhawa, sa krimen at dusa, ang pagmamahalan nila walang makakatinag. Saka gustuhang magkapera ang mga user, naging mga pusher pa. Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup. Ito, very hygienic, has vitamins, and is also lightening on the skin. Kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl! Pero ang laugh trip at chill vibes ni na Keith at Ella, napalitan ng bad trip at pagkadismaya ng lahat. November 6, 2016, timbog sa isang by-bust operation sa Marikina ang magkasintahan. Set up pala ang akala nila'y palitan at bentahan ng marijuana na pinuntahan nila kasamang isang kaibigan. Time na uli na ako. Umiyak sila sa akin, yung nanay tatay ko. Sabi ko nahihirapan sila dahil sa akin, matigas yung ulo ko noon. Nakakulong ako, ganyan. Natakot ako kasi hindi ko alam baka bugbugin ako. Sa pagkakatiklo ng kanilang ilegal na transaksyon sa marijuana, bulilyaso pati ang love story ni Ella at Keith. Dahil sa malalamig na rehas nito ang sumalubong sa kanila, pero sa likod naman ng piita na ito, nabuo ang sumpaang walang iwanan at walang kalimutan. Partners in crime, partners for life. Sa sinapit ng dalawa, ang mga kaanak nila napuno ng galit at hindi malaman ang gagawin para lang mailabas sila sa kulungan. Ang hirap. Hanggat madurog yung puso ko, napakasakit. Hindi ko akalain na ganon. Napakasakit bilang sa akin, magulang. Ina, na anak mo na andon, kakawayan ka na lang. Hindi yun na sa bahay, sama-sama kayo. Talagang bumulong ako kay Lord noon. Hanggang ngayon natatandaan ko. Sabi ko, Lord, yung hirap namin, yung sakit na to, bawiin mo. Bigyan mo kami ng chance makabawi yung kapatid ko. Pinaprocess na po yung paper namin papuntang Italy. Eh, nung mga panahon na yon, ako lang po yung nakaalis. Ang sakit lang sa part ko kasi na dalawa po kami nag-process nun, pero ako lang yung nakaalis.
20 taong pagkakakulong ang inisyal na hatol kay Ella. Pero dahil menor de edad pa, nang mangyari ang insidente, ipinasok siya sa shelter ng DSWD. Habang si Keith, 18 taong gulang nang maaresto, kaya diretso kalaboso. Hindi naging hadlang ang malalamig na rehas na bakal sa nagliliyab nilang damdamin. Patagong nagpapalitan ng sulat ang dalawa para mapunan ang kanilang pangungulila. Sa sulat, ikinikwento ni Keith ang hirap na nararanasan niya sa loob ng kulungan. At habang nakapiit si Keith at nasa shelter si Ella, doon naisip nila ang bigat ng kasalanan kanilang nagawa. Dito sila unti-unting nagbagong buhay. Nagsisi ako ng sobra. Doon nabuo yung pangarap ko. Nasabi ko pag nakalabas ako, babawi ako. Nasa loob ako, naisip ko na bumawi kami sa family namin. Isa't kalahating taon ding nakulong si Keith, 2 taon naman si Ella. Sa kanilang paglaya, wala silang ibang gusto kung hindi ang magsimula ng bagong buhay. Paglabas ko, nag-isip agad ako ng pagkakakitaan. Yung pagmamahala namin, naging ano namin, inspirasyon namin yun para mabuo yung goal namin. Nagsimula silang rumakit ng kung ano-ano, pero this time, legal na. Kasabay nito, bumawi sila sa kani-kanilang pamilya. Magulang, kahit ano pa sama na, kahit ilang beses pa magkamali yan, anak mo yan eh. Halos talagang buong kami mo pa rin siya tatanggapin. Good morning, ma'am, sir. Ito po yung mga bago po natin labas ngayon. Sa kasagsaga ng pandemya, sumugal ang magkasintahan na magnegosyo ng pagbebenta ng mga bike. At success! 2020, nag-boom ang bike shop nila sa Marikina. Sa sipag at tiyaga, ngayon, kumikita na sila ng mahigit 350,000 pesos kada buwan. Hindi lang yan, nakabili na rin sila ng 2 sasakyan. At ang bike shop nila ngayon, aba may sarili ng bodega. Grabe po yung blessing ni Lord sa amin eh. Yung nakapagbigay kami ng trabaho sa mga tauhan namin, sa mga staff namin. Kumbaga, hindi nababawasan eh. Kumbaga, nadadagdagan pa ng nadadagdagan. Bilang ganti sa mga natatanggap na biyaya ni Ella at Keith ngayon, sila'y namimigay ng mga bisikletang tulad nito sa mga nangangailangan. Umaasa sila na sa maliit man lang na paraan ay nakakatulong sila sa makakakuha nito para magkaroon ng bagong simula at mas magaan na buhay. Ito sir, bike po para sa inyo. From Kayla's Bike Shop, sana makatulong po sa inyo at sana napasaya po namin kayo. Ako ma'am, sobrang blessing po nito para sa akin kasi po may magagamit po ako para araw-araw para sa pagbili ng gamot ng nanay ko. Congratulations Ma'am Sedna, ito ang inyong bagong brand new mountain bikes na pan-deliver mo. Ma'am, sobrang laking tulong po nito pang araw-araw, pang hatid sundo ko po sa anak ko at pang deliver po ng peanut butter ko. Yan. Congratulations wallet. Ibang-iba na sina Keith at Ella ngayon. Buong puso na ring tinanggap ng pamilya ni Ella ang relasyon nila ni Keith. Ang pagmamahalan na nagsimula sa bawal at mali ang siya ring naging inspirasyon ni Ella at Keith para maitama ang kanilang mga maling nagawa. Bit-bit ang mga aral na natututunan nila mula sa pagkakadapa at paalala nila kailanman walang magandang maidudulot ang pagbibisyo. Hindi selda ang naging hadlang sa kanilang tagumpay, kundi ang determinasyon at pagsusumikap nila sa buhay. Hawak kamay, kadikit ang kanilang puso at kaluluwa. Sa hirap at ginhawa, sa dagok at dusa, magkasama pa rin nilang haharapin ang bawat bukas dahil masigurado sila ngayon. Ang daan na kanilang tinatahak ay patungo na sa tamang landas. This is the 50-gram jar. Ay, proud ako. Lumaki na siya. Level up na. More magic in a bottle.
Yung 15 grams, dito na siya sa loob ng pampakit. Okay? Mawawala na yung 15 grams. Ito na ang available sa market ngayon. Parang tumerno na rin siya dito. Ayan. Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Anong pagkakaiba ng dalawa? Ito, pwede ito sa mukha. Okay na okay lang din sa face. From head to toe. Pero, hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan, like kilikili, sensitive ang skin yan, di ba? So, ang face cream, mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. So, that's the main difference. My two superstars, the K-Magic Skin Cream for Face and Body.